Mr. Speaker, having no more members of the minority. Oh. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Speaker. Joint motion to terminate interpellation to the proposed budget of the Department of Health. Is there any objection? The chair here is none. Mr. Speaker, I have a motion ruling, please. Let me question. Interpellations on the proposed budget of the Department of Health is hereby terminated. Let me question the quorum, Mr. Speaker. Motion suspended. Mga kabayan, isa lang yan sa mga eksena sa Kongreso kung saan ay nagkaroon ng tensyon kaugnay sa ginawang budget proposal sa Department of Health. Kahapon na ipinagmalaki ni House Speaker Martin Romualdez ang ginawang pagtatapyas ng 2025 National Budget kung saan ay tinapyasan nila ng budget ang Office of the Vice President na si Inday Sara Duterte mula sa mahigit 2 billion pesos ay magiging 733 million pesos na lang. Nagawa natin ang trabaho para busisin ang 2025 National Budget. Natapos natin ito sa takdang oras. Kahit abutin ng umaga, hindi tayo tumigil para masiguro ang nagawa natin ang ating tungkulin. Samantala, kasabay ng pagtatapya sa budget ng OBP, lumutang naman sa Kamara ang isang dating DepEd Undersecretary na si Gloria Mercado. Ayon kay Mercado, nakatanggap siya ng envelope na may lamang 50,000 pesos mula sa tanggapan ni VP Inday Sara. At ito ay sa loob lang ng 9 na buwan mula ng February hanggang December 2023. Dahil dito inusisa ng mga kongresista kung para saan ang mga ito at kung naniniwala ba siya na isa itong suhol mula sa tanggapan ni dating DepEd Secretary na si Inday Sara Duterte. And what do you think is the reason kung bakit yung envelope nag-start lang during your appointment as HOPE? Bakit po walang envelope nung HR pa lang kayo? Tapos biglang nagka-envelope nung naging HOPE kayo? I think it's like an allowance maybe for an extra work because sometimes I have to stay until midnight to look at the document. If that is just an allowance, ma'am, then the rest of the officials of the DepEd should be receiving also their respective envelopes. Do you think so? Mr. Chair, that's precisely the reason why I did not open any of it. Because I understand. That was very uncomfortable. I understand. Part. I'm 40 years in government. I self-made po kami. I come from Samar. So I have all reasons to protect my name. You wish to protect yourself. Do you confirm? Yes. And the reason, ma'am, is because you believe that that envelope is a bribe. Do you agree with me? The reason why you are considering all these concerns is because you believe that the envelope is a bribe. Do you agree? Yes or no, ma'am? It's kind of harsh word to use, bribe. Because if... Or should I say, it is a means to influence your decision being the hope? It could be. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, inilabas ni Mercado ang 9 na envelope na may lamang 50,000 pesos kada isa. Ayon kay Mercado, sa loob ng halos 40 years na kanyang pagsiservisyo sa gobyerno, hindi makakaya ng kanyang konsensya ang tumanggap ng ganitong suhol mula sa vice-presidente na si Inday Sara Duterte. At least, Mr. Chair, I would know the vice president is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former DepEd Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for 9 months. And the Vice President saying that Mercado was let go because she used DepEd to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge. I think, I don't want to do this, but since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. Comsec? So it's 9 envelopes. Kuha po yung envelope. So it says hope and the amount is there. Kasi ang sakit naman noon, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng Vice President, di ba? It's very painful. Dahil sa ginawang panggigipit ng Kamara dito kay VP Inday Sara, agad namang naglabas ng pahayag ang Vice Presidente na hindi siya aalis sa kanyang pwesto dahil inilagay siya ng taong bayan at ng halos 32 milyon na Pilipino na bumoto sa kanya noong nakaraang eleksyon. Hindi ako aalis.
dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Ayon pa sa pangalawang pangulo, gumagawa lang ng paraan ang kamera para sirain siya at maluto ang impeachment complaint sa kanya. Ipinaliwanag din ni VP Sara ang mga rason kung bakit hindi siya dumadalo sa ginawang pagdinig sa kamera. Ang track ni Franz Castro ni Trillanes is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. We will see. Sinabi ko naman na noon, no, yung rason kung bakit hindi na kami mag-participate sa budget deliberations ng Office of the Vice President dyan sa House of Representatives. Dahil nga, sinabi ko na dalawang tao lang naman yung nag-decide dyan. Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. At sinabi ko din, yung proof ko kung bakit sila lang dalawa. And may paper trail yung sinabi ko against them. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pag-comment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming marami pong salamat. Sa botong 285 na pabor, 3 hindi pabor, 0 abstention, inaprobahan na ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill Number 10-800 o ang Fiscal Year 2025 General Appropriations Bill o GAB. Pagkatapos ng 8 na deliberasyon sa plenaryo ng Kamara, isang araw rin ito matapos i-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukalang pambansang budget. Nagkakahalaga ang 2025 GAB ng 6.352 trillion pesos, 10.1% na mas mataas kaysa sa 2024 national budget. Nagawa natin ang trabaho para busisin ang 2025 national budget. Natapos natin ito sa takdang oras. Kahit abutin ng umaga, hindi tayo tumigil para masiguro ang nagawa natin ang ating tungkulin. Nakapaloob naman sa inaprubahan ng Kamara ang tinapyasang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, magiging 733 million pesos ang 2025 budget ng OVP sa susunod na taon sa halip na higit 2 billion pesos. Anya, sa gitna ng frustration ng mga kongresista dahil sa pag-boycott ng Vice Presidente sa budget deliberations, may mga nagrekomendang gawing zero budget o lubhang tapyasan pa ang proposed budget para sa OVP. Gayunman, kailangan pa rin ang sapat na pondo ng opisina ng pangalawang pangulo ayon sa House Speaker. Samantala, bago ito, bahagya pang nagkatensyon sa plenaryo nang dinidinig pa ang budget proposal para sa Department of Health. Ito ay matapos tangkain ni Agri-Partyless Representative Wilbert Lee na pigilang tapusin ang deliberasyon sa DOH budget. Mr. Speaker, having no more members of the minority... No. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. Permanently, that's it. So move, Mr. Speaker. There's a joint motion to terminate interpretation to the proposed budget of the Department of Health. Is there any objection? The chair here. Let me question. Interpolations on the proposed budget of the Department of Health is hereby terminated. Let me question the quorum, Mr. Speaker. Motion suspended. Matatanda ang sinuspende ng House of Representatives ang plenary debates ng proposed budget ng DOH noong September 23 matapos magpahayag ng pagkadismaya si Congressman Lee sa aksyon ng kagawaran upang mabawasan ang gastos ng mga Pilipino sa pagpapaospital at serbisyong pangkalusugan. Umarap sa dinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang isang dating Department of Education Undersecretary at naging Head of Procurement Entity ng kagawaran na si Gloria Mercado. Nakatanggap umano ang dating DepEd official ng 50,000 kada buwan mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa loob ng 9 buwan. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz.
Isang dating Undersecretary for Human Resources and Organizational Development ng Department of Education, ang Head of Procurement Entity ng Kagawaran, ang tumestigo sa ikalawang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito ang House panel na nag-iimbestiga sa paggastos ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, gayon din ng Department of Education o DepEd, nang kalihim pa ng Kagawaran ang Vice-Presidente. Inihayag ni Gloria Mercado, dating DepEd Undersecretary at Head of Procurement Entity, na sa loob ng 9 na buwan mula February hanggang September 2023, nakatanggap ito ng envelope na may lamang 50,000 pesos buwan-buwan mula sa tanggapan ni VP Duterte. Inusisa ng mga kongresista kung para saan ito at kung naniniwala ba itong payola o suhol ito sa kanya ng pangalawang pangulo sa pagiging Head of Procurement Entity o HOPE sa DepEd. And what do you think is the reason kung bakit yung envelope nag-start lang during your appointment as HOPE? Bakit po walang envelope nung HR pa lang kayo? Tapos biglang nagka-envelope nung naging HOPE kayo? I think it's like an allowance maybe for an extra work because sometimes I have to stay until midnight to look at the documents. If that is just an allowance, ma'am, then the rest of the officials of the DepEd should be receiving also their respective envelopes. Do you think so? Don't you think so, ma'am? If that is just an allowance, then the rest of the officers of DepEd should have their own envelopes as well. Mr. Chair, that's precisely the reason why I did not open any of it. Because I understand. That was very uncomfortable. I understand. Part. And that leads me to the next question, ma'am. Why were you so uncomfortable with the envelope when you believe that that is just an allowance? I'm 40 years in government. I self-made po kami. I come from Samar. So I have all reasons to protect my name. You wish to protect yourself. Do you confirm? Yes. And the reason, ma'am, is because you believe that that envelope is a bribe. Do you agree with me? Because otherwise, you will not appreciate the job as difficult. You will not uncomfortable opening what you believe is allowance. You will not be thinking about the ombudsman case. You will not be thinking about protecting yourself. The reason why you are considering all these concerns is because you believe that the envelope is a bribe. Do you agree? Yes or no, ma'am? It's kind of harsh word to use, bribe, because if... Or should I say, it is a means to influence your decision being the hope? It could be. Dahil hindi komportable sa natanggap na salapi mula sa tanggapan ni VP Duterte na nooy DepEd Secretary, ayon kay Mercado, pagkaretiro sa pwesto, ipinagkaloob niya ito sa isang non-government organization o NGO. Iprinisenta ni Mercado sa House panel ang mga sobre kung saan inilagay umano ang mga salapi. At least, Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former DepEd Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for 9 months. And the Vice President saying that Mercado was let go because she used DepEd to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. I think, ma'am, given your long history and long service to the Republic, 40 long years, I think it's fair for you to be given the opportunity to reply to the Vice President. I think I don't want to do this, but since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. Comsec. So it's 9 envelopes. Kuha po yung envelope. So it says HOPE and the amount is there. Kasi ang sakit naman noon, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng Vice President, di ba? It's very painful. Samantala, inihayag din ni Mercado sa pagdinig na pinagbibito umano siya sa pwesto noong October 2023. Ito ay matapos niya umanong questionin ang procurement process kaugnay ng DepEd Computerization Program. Gayunman, tumanggi itong magbitiw sa pwesto at nag-voluntary retirement siya.
Ang alegasyon naman kaugnay ng procurement process sa DepEd Computerization Program, pinabulaanan ng dating Assistant Secretary for Procurement ng DepEd at naging tagapagsalita ni VP Duterte na si Attorney Reynold Munsayak. Muling binigyang diin ng chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability na hindi politika ang layo ng pagdinig kaugnay ng paggastos ng pondo ng OVP at ng DepEd sa ilalim ni VP Duterte na may mga puna o findings mismo ang Commission on Audit o COA, kundi imbestigahan ang potensyal na maling paggamit ng kaban ng bayan na anya'y pasok sa pandarambong o plunder. I must stress at this point that the sheer vastness of these potentially misused funds sets this matter apart from other instances of irregularity and disallowance. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our laws. Kaya nga po napaka-importante na may presence po dito sa inquiry from their side, from the office of the Vice President. Para po, pag hindi ka kasi sumagot, minsan nagiging totoo na yung mga akusasyon sa iyo. Ganun talaga yun. So kailangan mong, kaya ka nga po may forum dito para mabigyan po lahat ng chance ng equal opportunity na magsalita at ipaliwanag po yung mga problema sa concerns na hinaharap ng agent. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi niya lilisanin ang kanyang posisyon sa kabila ng panawagan ng ilang mga mambabatas na siya ay magbitiw na sa pwesto. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Aniya hindi niya kailangang sagutin ang mga ibinabatos sa kanya ng mga mambabatas, kundi dapat niyang pagsilbihan o sagutin ang 32 milyong taong naniwala at bumoto sa kanya noong nakaraang eleksyon. Sinabi rin ng ikalawang pangulo na ito ay bahagi ng paghahanap nila ng maipupulas sa kanya para sa pinaplano nilang impeachment. Ang track ni Franz Castro ni Trillanes is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang kapalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit tuko ka. Samantala, pinanindigan ni VP Sara ang hindi nito pagdalo sa pagdinig ng kamera kaugnay sa panukalang budget ng Office of the Vice President. We will see. Sinabi ko naman na noon no, yung rason kung bakit hindi na kami mag-participate sa budget deliberations ng Office of the Vice President dyan sa House of Representatives. Dahil nga sinabi ko na dalawang tao lang naman yung nag-decide dyan, Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. At sinabi ko din, yung proof ko kung bakit sila lang dalawa. And may paper trail yung sinabi ko against them. Ngunit sa kabila nito, kinumpirma naman ni VP Duterte na dadaluhan nila ang 2025 budget deliberations sa Senado. Inaantay na lang aniya nila ang schedule ng nasabing pagdinig. Sigurado yung attendance namin. In fact, na-discuss namin dyan sa chief staff na opisina kung ano yung date para ma-block namin yung date ng plenary ng Senate. But apparently wala pa daw mga schedule, so nag-aantay kami. Samantala, ayon sa Vice Presidente, magtutuloy ang pagtatrabaho ng OVP kahit magkano pa aniya ang budget na ibigay sa kanila para sa susunod na taon. Aga sa huling session day ng Kamara bago mag-recess ang Congress, pinagtibay sa plenaryo ng House of Representatives ang pagtatanggal kay saging partyless Representative Rodante Marcoleta sa ilang House Committees. Walang binanggit na dahilan sa pagtatanggal ni Congressman Marcoleta sa House Committees on Energy, Justice, Public Accounts at Constitutional Amendments. Dating Vice Chairperson ng House Energy at Justice Panel si Marcoleta. Ang mosyong ito, inihain ni Deputy Majority Leader Iloilo City Representative Jam Baronda. Si Manila Teachers Partyless Representative Virgilio Lacson naman ang hahalini sa committee membership ni Representative Marcoleta. Pakinggan natin ang naging pahayag. Mr. Speaker, on the part of the majority, I move to nominate and elect with the commission on appointment, with the committee on energy, with the committee on justice,
to the Committee on Public Accounts and Consi Amendments, Representative Virgelio Lacson, Vice Representative Rodante Marcoleta. So moved, Mr. Is there any objection? Chair hears none. Motion is approved.